Itatanong ko sana kung pwede mag-apply as factory worker ang high school graduate. Nakapag-college ako kaso first semester and first year lang pwede ba yon? Ko lang ate, pwede ako mag-apply sa agency mo kahit wala akong experience sa electronics. Guys, good evening guys! We're going to eat now! Good morning guys! Focus ba ako? Hi! Welcome to Vlogmas Day 6! Day 6 na tayo! Day off ko ngayon. It's Thursday. Kagising ko lang. Kanina pa ako gising. Mga 5:30 PM. Aga ko nagising. Tapos, try natin kumain sa Yuda. Dun sa taas. Ng chipay at saka chow pan. Kasi, ng birthday ni Bebs, wala ako. So, kailangan niya bumawi sa akin. Sama ko kayo dun guys para makita niyo yung mga tindahan dun. Ang dami-dami dun tindahan. Tsaka masasarap yung drinks. Kasi school yun eh. Tapos pag umaga, parang konti lang yung kainan dun. Pero pag ganitong hapon, meron ng mga kainan. So, tara. Gutom na ako guys. Kain na tayo. So, dito na tayo sa labas ng dorm. So, may ilaw. Hinihintay ko si Bebs kasi, mahangin na naman. Hinihintay ko si Bebs kasi naiwan na niya yung ID niya. Ayan. So, tayo dun sa kabila. Doon! Sa UDAP. Kain tayo. Yung dorm namin. Ng ilaw-ilaw. Madilim. Guys, good evening guys! We're going to eat now, then! Guys, andito na tayo sa loob ng Yuda University and maraming kainan dito lalo na panggabi. And this is my favorite drink. Favorite namin ni Bebs, Vinia Cold with Milk. So, 50 NT yung isang malaki. And lasa siyang Yakult pero may tea nga lang siya and kulay green. Sobrang sarap lalo na guys pag may milk. So, masasuggest ko to i-try mo. Shoutout mo. Anong pangalan na? Anong pangalan na? Jen Ray? Ano yun? Pangalan? Hindi ka kalimutan ko. Jen Rose? Jen Rose? Oo. Hi, Jen Rose. Gusto mo try ito? Thank you.
nakabike na kami ni Bebs ng alas 8 ng gabi. Dahil parang before 7 kami pumunta doon, super busog na busog. As in, hindi ko alam kung magkano siya kasi anong libre. Thank you, Bebs. Nilibre niya ako kasi birthday niya nung nakaraan. So, ngayon lang kami nakakain kasi hindi ako nakasali nung birthday niya. So, ngayon kami kumain sa labas. Pero, tiniraman diba ako nila nung kumain sila ng pizza chicken. Ay, Diyos ko. Ang init ngayon, guys. Ayan, no, hindi pala malamig. Nag-jacket-jacket po kami dalawa. Ang init. Pero, ang sarap talaga dun, guys. Yung sa kinunan ko kanina dun. Try nyo kumain. Yung mga dito sa KYEC. Sarap. Tapos, yung chicken nila, 75. May rice na siya. Tapos, may side dish. Hindi nga namin alam na may rice yun. Kasi, nag-order kami ng chow pan. Sarap nun chow pan. The best. Tsaka, yung pansit. Ang sarap. So, ayan na. Tatlo na yung ating triple chin na. Why, Kiyoji? Mamaya ulit, guys. Tatawag mo na kay Daddy. Hi, guys! Magandang umaga. Alas na. Alas 4 na lang madaling araw. And tapos na ako maglinis ng room namin. Ayan, done. Ayan, nagpunas na tayo ng sahig. Tapos, nagpalit na ako ng bedsheets ko. Ayan! Oh, yan. Bago na yan. Kaya lang, yun, medyo magulo pa. Hindi ko pa naayos. First day off ko kasi ngayon, first day off. So, may isa pa akong araw na day off kasi wala tayo ngayong overtime. So, natulog ako ulit kanina ng 11 to 2 a.m. Kaya may energy tayo ngayon. Maglalaba muna ako. Kukusutin ko na yung natirang labahin kasi nag-washing na ako nung nakaraan. Tapos kumain na ako ng isda. Nagyan ko ng alamang. Sarap-sarap. Hindi na ako nag-vlog kanina kasi para magbilis na yung kilos ko. So, ayun yung aking yan, ang aking eksena. Yan. Bakit ang labo? Ay, kita niyo yung bra ko. Char. Yan. Uy, mag-ano ka? Ay, hindi pala siya naka-ano. Ayan, guys. Kukusot muna tayo. Hi! Nanonood ako ng misa kanina sa YouTube. Mamaya ulit. Lalaba lang. Hi guys! Good morning! And nandito naman tayo sa portion, daily portion ng ating Q&A sa ating Vlogmas 6. So, magbabasa ako ng mga comment dun sa ating previous vlog or yesterday's vlog, Vlogmas 5. Si Miss MA Vlogs, hello! So, meron po siyang channel. Paki-subscribe po yung kanyang channel, MA Vlogs. Itatanong ko sana kung pwede mag-apply as factory worker ang high school graduate. Nakapag-college ako, kaso first semester and first year lang. Pwede ba yun? So, marami nagtatanong ito sa akin, guys. And nakagawa na rin ako ng video about dito. Pero sasagutin ko na lang din. Yes po, pwede naman po, kaya lang katulad ng sinasabi ko, iba-ibang company yung tatanggap ng high school graduate. Halimbawa, sa isang agency, marami silang hawak na company and most of the company, syempre college graduate yung hinahanap, pero meron din namang high school graduate ang hinahanap or okay lang kahit high school graduate. Yun nga lang, kailangan mo talaga magtiyaga ng mga company na tatanggap sa'yo kahit high school graduate ka. And then, yun, magtanong ka lang, magpa-line up ka lang na magpa-line up dun sa mga agency na katulad mga suggestions kong agency kung saan ka dun pwede ma-line up. So, thank you po. Thank you po sa pag-comment. Next question, Cheryl Ann Niturada. Cheryl Ann Niturada. So, sabi niya, pwede po bang magdala ng laptop? Depende yun sa magiging dorm mo. So, itanong mo yun sa agency mo kasi may mga dorm na bawal ang laptop. Kasi dun sa dorm ng kapatid ko, ay hindi, dun sa ka-dorm ng kapatid, ng ka-work ng kapatid ko, bawal silang mag-laptop. Kasi, minsan walang saksakan, minsan nasa yung saksakan sa isang dormitory, nasa labas. So, ang hirap na magsaksak ng laptop sa labas, di ba? Kasi, parang gusto nilang i-prevent yung mga fire, ganyan, sunog. So, may mga case na ganun. Pero sa amin naman, okay lang magdala ng laptop and gadgets. Kasi kami naman nagbabayad ng electricity. So, para mas sigurado, ipapunta ka na dito, itanong mo na lang sa agency mo or kasi tie-up naman sila ng broker kung pwedeng magdala ng laptop sa dormitory. Is Rowena Carriedo,
Sis, pwede tanong ng FB mo. Nasa description box po, paki-check na lang yung link ng FB page or FB account ng channel na to. Nagtanong din siya, sis, saan magandang agency? So, gumawa na po ako ng vlog about that. Yung five, may top 5 agency. So, paki-check po yun. Eric Espartero, shout out po. Mitch Green New, hello sis. Jacqueline Hong, so please do subscribe to her channel. Meron po rin siyang channel and nag-vlog mas din siya. Jessica, hello. Grand Aidan, hello, shout out. Rowena Carriedo, please see. Eric Espartero, oh, yung naka-first viewer daw siya. Montgomery Family Channel. Jean Mark Miguel. Ah, sabi niya, yung mga 2018 batch kami wala ng broker's fee. Yes, dito sa company namin, yung mga batch 2018, parang binigyan sila ng company na wala na silang broker's fee. So, hindi naman yung ibig sabihin na lahat ng companies dito sa Taiwan, wala na pong broker's fee. So, pili lang po yun. Parang benefits yun ng company namin. And yung mga rehired or when they exit, katulad ko, wala na rin kaming broker's fee. Nathaniel Alegre, Mrs. Ko, kasi ang nag-apply, nag-antay na lang siya ng result ng interview niya. May goiter siya, natatakot siya mapa-uwi, baka masayang lang. Pero di naman po nakakahawa ang goiter. May na-encounter na po ba kayong nagtatrabaho na sa Taiwan na kahit may goiter? Okay. Hindi nga po nakakahawa ang goiter, kaya lang paano kung mabigat yung trabaho niya. Hindi ko naman siya dinidiscourage na mag-apply dito sa Taiwan. Pero yung possibilities kasi, if ever na bawal sa kanya ang mapagod, kasi sir, yung medical dito, kinukuhaan yung pulse rate or yung heartbeat every year or pagdating niya dito, 6 months and then every year. And kung mataas yung pulse rate mo or yung heartbeat mo, pwede kang i-undergo ng monitoring, at pag hindi mo na ipasa yun, pwede ka pong mapa-uwi. So, dapat, kasi yung goiter, di ba, connected sa heart yun. So, dapat alam niya na hindi ganun kataas yung pulse rate niya para hindi po siya ma-monitor. And, try niya na rin magpa-medical. So, kung makapasa siya sa medical, mag-fit to work naman siya dyan, siguro okay naman siya magtrabaho dito sa Taiwan. Pero syempre, siya pa rin yung makakaalam ng sarili niya kung kaya niya ba magtrabaho. Kasi hindi mo naman masabi dito sa Taiwan, di ba? Pagdating mo palang malalaman kung ano yung magiging trabaho mo, mabigat ba or magaan, di ba? So, yun lang Sir Nathaniel. That's my own opinion. Linsky, hello sis! Looking fresh pa din kahit walang tulog. Ni naman! Kasi nakaano yung G7X eh. Char. Angeli Hero, hello! Lionel Corpus. Hi po, ask ko lang, may agency po ba na tumatanggap ng colorblind? Hindi ko sir alam, kasi most of the agency may colorblind test sila sa screening. So, pag hindi ka doon nakapasa, syempre hindi ka malaline up. Pero hindi, depende siguro yung sa company na applyan mo again. So, bawat agency na lang na papaline up, at matanungin mo na lang kung pwede yung line up, yung magpaline up ang colorblind. Kasi iba-iba naman ang products ang bawat company. So, halimbawa, may hindi masyadong sensitive na company. Kaya lang kasi kapag electronics, more on ano yun, sensitive, kasi kailangan mo talagang ma-identify yung different colors. Kasi syempre yung iba wiring, yung iba IC. So yun sir, please do ask the agencies, kasi kailangan mo talaga magtsaga maghanap ng matanggap ng colorblind. May implement na po ba sa mga OFW increase 1,100 next year? Gagawa ko ng vlog para dyan guys, kasi napakalawak na talakayin yan. So next. Okay, shout out tayo ulit. Smuggles ko no, hello, thank you for watching kahit busy sa work. Marlo Martinez Reyes. Emmy Dulete, hello sis. Denny Bautista. Mia Karen Yumol. Ang sabi niya, good evening Ate J. Pagkano ang
magkano po ang dapat budget kapag nag-a-apply? Well, depende kasi yun sa biyahe mo kasi nung nag-a-apply ako sa isang agency, ang pamasahe ko kasi 500. 500 to 600, balikan ng galing Lucena City, Quezon. So, nag-aalat ako ng 1,000 sa pag-a-apply. Siyempre, hindi pa kasama doon yung magiging placement fee mo. So, yung placement fee naman and medical and other fees, pag natanggap ka na nun sa interview. So, tsaka mo na isipin. Pero, depende nga yun sa pamasahe mo kung gaano kalayo yung agency na pupuntahan mo. So, mag-aalat ka ng budget. Depende po sa inyong pamasahe. Siyempre, kakain ka pa, pero pwede ka na magtipid sa pagkain. Mark Joseph Chu. Mark Joseph Chu, may back pay po ba kayo after contract? Magkano? Sa aming company, guys, wala po kaming back pay. Kung ano lang yung last na sahod mo, and then yung leave, unpaid leaves mo, yun lang po yung mapupunta sa inyo. And wala po kaming back pay sa aming company. Pero may nagko-comment minsan na sa company nila, meron silang back pay. So, iba-iba yon. So, dito sa Taiwan, madla lang, maswerte ka na kung may mga back pay kayo. Pero, alam niyo guys, hindi, bawat company naman dito may advantage and disadvantage. So, kung wala naman kaming back pay, meron naman kami ibang benefits, may paunti-unting bonus, unexpected bonus naman. Medyo maliliit lang naman siya, pero pag inipon mo, lalaki na rin. So, kailangan mo talaga dito mag-ipon. Kasi kung wala kang ipon, hindi nga kapag uwi sa Pilipinas pagkatapos ng 3 taon, kasi napakabilis lang ng 3 taon. So, ang hirap mag-ipon. Kaya, minsan nakaka 12 years dito sa Taiwan. Kasi nga, alam nyo na, ang daming ginagastos. Ang dami ko na pong sinabi. Shout out Jan's Film. So, nasa description box yung link ng YouTube channel niya, guys. Ang galing niya mag-edit. Shout out kay Jan. Kasi ang galing niya mag-edit. Please do subscribe to his channel. OFW din siya dito. And, kakampani ko siya. Sa tunan siya naka-assign. Nestor Galupo, hello po. Chris Cuervo, hello po. Ate Rhea Joy Isulan, hello. Malupit si Batas, yes. Yon. Ah, nabasa ko na ata yun. Silika Gayoma, hello po. Ma'am, madali lang ba yung interview? Thank you, ma'am. Again, iba-iba bawat interview, pero mabilis kung sabi nila, so mabilis lang talaga yung interview. All 5 to 10 minutes lang, madalang lang yung sobrang tagal ng interview kasi dami ng applicants. So, parang minabadali na nila, pero parang maximize na yung 5 minutes. So, yun lang. Tapos, may isa may gagawin naman akong vlog about nung sa mga tinatanong sa interviews, kung ano yung tinatanong. Kailangan mo lang talaga mag-practice. Rafael Garcia, hello, Vanessa May, Chef Idean, Sainibs Collection, Kaloy TV, hello, Raymond Glim Cruz, JD Wilson, Julius Ramos, yes, Sheng Tai, ay hindi na ako, dati akong Sheng Tai, pero ngayon nandito na ako sa Xiao Xiao, dito sa Miaoli, so dati kami yung Sheng Tai, yun yung una kong dalawang dorm, and Sheng Tai dati kong broker, ngayon Shengwa na. Lodi Petmalu, hello. Edwin Quebral, hello po. Chingay De Guzman, hello. Julius Robles, hello. Ah, ito, last question na guys para sa ating Q&A dahil napakahaba na naman ang ating daldalan. Jay Ocampo Vlog, sure welcome. Ask ko lang ate, pwede ako mag-apply sa agency mo kahit wala akong experience sa electronics. Well, katulad ko, wala akong related experience sa aking trabaho ngayon, which is electronics. And sobrang wala akong idea sa ginagawa ko ngayon, nung unang sabah ko dito, or first timer ako. Pero okay lang yon, kasi may mga company naman na kalagay na kahit no related experience, yun nga lang, again, selected lang po and maswerte ka kung makahanap ka noon na magandang company na kahit walang related experience. So, pwedeng-pwede ka na mag-apply kasi yung iba nga nag-accept sila ng college, fresh college graduate, walang ka-XP experience. So, yun lang guys, na lagi nyong i-check yung mga sinabi kong agency sa inyo kasi nagpo-post sila sa mga Facebook account nila ng mga hiring and doon nakalagay kung ang mga qualifications. So, iba-iba naman yung bawat posting, bawat company, merong
iba-iba sa height, iba-iba sa age. So, yun lang guys. And thank you for watching again. Nagsawa na ba kayo? Pero sige lang, push-push. Kasi Vlogmas Day 6 na. So guys, thank you very much for watching. And ingat kayo. Malapit na Pasko na. Bumili na kayo ng mga pangregalo nyo sa inaanak nyo. Kasi alam ko meron na kayong 13-month pay. Buti pa kayo. Kami wala kaming 13-month pay. Wala kaming bonus pag Pasko. Meron lang kaming free Christmas party, which is we're going to be on December 24. So, sana maka-attend ako kasi panggabi ako. And, yun na nga, magbumili na kayo ng mga pangregalo nyo sa inaanak nyo para hindi kayo kapusin sa budget at sa oras pagdating ng Kapaskuhan. Merry Christmas, guys! Thank you for watching. I'm happy to do this Vlogmas with you. Sana huwag kayo magsawa. Bye-bye! Up here!